guys! Welcome back to my channel! Alam niyo po ba ang mga herbs na mga pinagsama-sama na magbibigay po sa atin ng swerte? Ito po ay pangkalahatan na. Ultimong sa love life, kung ikaw may problema lalo-lalo na sa pera, kung ikaw may problema sa pamilya, ito po ay perfect na sangkap para po matugunan ang lahat ng ating mga problemang pinagdadaanan sa ating buhay. Ang video ito ay para po sa inyo. Alam niyo po ba na ang bawat problema po natin pinagdadaanan sa ating buhay ay may kanya-kanya po yung solusyon na hindi po natin inaakala na pag pinagsama-sama ang mga perpektong sangkap, maging ang mga bulaklak ay siyang makakatulong po sa atin para makamit natin kung ano man ang ating mga minimithi. Ito po ang aking i-share sa inyo ay napakabisang pamamaraan. Basta kailangan lahat ng mga gumagawa ng mga ritual, kaya ano man po yan inyo pong ginagawa, kailangan ikaw ay may positibong pananaw sa buhay at alam mo sa inyong kalooban na kung ano man ang inyong ginagawa ay matutupad po ang inyong hihilingin. At kailangan kayo ay walang poot sa inyong kalooban. Yun po dapat ang pinaka the best muna na alisin po natin bago kayo gumawa ng kahit anumang ritual. Kasi kung kayo ay maraming poot sa kalooban, may galit kayo sa inyong kalooban, ay possible po yan ay kung ano man ang inyo pong hinihiling ay hindi po yan matutupad. Marami na akong nasaksihan sa ganyang pangyayari. Mabait na tao siya, pero marami siyang poot dito, hindi niya maalis-alis sa kanyang kalooban. At kapag ikaw ay maraming poot sa kalooban, diyan lalabas na ikaw ay magiging negatibong tao. Bakit kamo? Kasi kung ano yung mga naiisip mo, at nagre-reflect kasi yan dito sa ating kalooban. Ngayon, kapag ito ay maraming hinanakit, maraming poot, maraming galit, ganun din ang papasok sa isipan mo. Iisipin mo mga negatibo na hindi pa nagaganap, pinangungunahan mo na kagad ng negatibo. Kaya masasabi mo, sabi na nga ba eh. Kasi yun ang inisip mo. Kasi hindi mo siya kinontra. Kaya pag meron po mga negatibo na paparating, kailangan kukontrahin nyo ng isipan nyo. Lagi nyo sasabihin na, kumbaga instead na negative, ay laging positive. Sasabihin nyo, naku, ay hindi mangyayari yan. Marami ako mga pampaswerte. Malabo na mangyari sa akin yan at ako yung may gabay ng mahal na Panginoon at hindi ako nakakalimot sa kanya. Ganun po ang ating gagawin. Kukontrahin po natin at huwag nating i-welcome ang negatibo. Para po mawala ang pagiging negative po ninyo, negative thinking, ay alisin nyo ang poot sa inyong kalooban. Yan po ang pinaka numero uno kaya kayo ay nagiging negative dahil marami kayong hinanakit, maraming poot. Alisin po natin yan para lahat ng ating mga kahilingan ay agaran po ito ay matutupad. Ngayon, ito pong isishare ko sa inyo ay pangkalahatan na. Dahil po malapit na ang Valentine's Day, naku naman, nakakaawa naman kung tayo po ay broken-hearted. Ngayon, para tayo ay swertein sa buhay po natin, medyo malayo-layo pa naman, malaki pa ang pagkakataon, malaki pa ang tsansa na magkabalikan, magkaayos, o makahanap ng forever. Ngayon, ito po ang mga perpektong sangkap para po dyan. Maging sa buhay pang pinansyal, ito ang pinakamayor sa lahat eh. Talagang pag wala akong pera ay para akong tatangkasuhin. Na talaga naman nagpapahiga-higa ako na mainit ang aking ulo. Tunay po yan at marami akong mga kagaya ng ganyan ang nagaganap na akala mo'y tatrangkasuhin, nagpapahiga-higa. Pero once na siya ay nagkaroon ng pera, ay talaga naman tayo kaagad at parang hindi napapagod. Ganun po. Diba nga, kayo po mga bossing ko, kayo po ba ay ganyan? Ay di nga, nakakatamad kumilos kung kayo walang pera. At ngayon po, para po mabago po ang sistema po yan. Kumbaga, kung yan ay pinagdaanan natin na ilang taon na nakakalipas, baguhin po natin ngayon 2020. Basta kailangan, naniniwala ka sa mga perpektong sangkap. Ngayon, ganito po inyong gagawin. Kumuha po kayo ng marigold. Ang marigold, hindi lamang po yan sa pera. Ha? Yan po ay protection at yan po ay tungkol din sa buhay pag-ibig para kayo ay magkaroon ng forever. Marami akong mga kakilala, marami akong kaibigan, marami akong mga bossing, marami akong kakilala na kagagandang babae, mga nagme-message sa isa messenger, ang gaganda. Hindi ko lang din alam kung talagang sila nga yun sa profile picture. Ay talagang ang gaganda. Pero nung tinignan ko naman yung, sabi ko, ganda ng babaeng ito. Anong problema nito?
Yung pala eh, siya eh, iniwan ng kanyang boyfriend. Hmm. Tinignan ko, eh para naman tunay. Kasi may mga picture talaga siya doon. Yung sa mga, ano siya, sa mga profile niya doon, eh meron siya mga picture talaga na nagpunta po siya sa ganun-ganun. Pero kagandang babae at mukha pang mayaman. Pero siya po ay walang swerte sa buhay pag-ibig. Ngayon, nagtataka ako, parang nasa kanya na lahat. Sexy, talaga namang diyosa ang itsura. Tapos eh, mukha namang mayaman dahil base doon sa mga nakikita ko sa picture niya. Ay, tapos eh, hindi naman sa pag-ano, alangan naman ang boyfriend niya sa kanya. Pero iniwan pa rin. Ay, nako. Eto ay gawin mo, huwag ka na mag-alinlangan. Kung kayo po, mga bossing ko, ikaw po na nanonood dito, ay may problema tungkol sa usapin ng pag-ibig. Kayo po na talaga namang nalulungkot at akala mo itatrangkasuhin dahil walang pera. Ay, para sa inyo po to. Ayan, eto po. Marigold. Saan nakakabili ng marigold? Mainam yung tunay na bulaklak, yung tunay na halaman. Kasi po, pag bumalik kayo sa mga flower shop, eh, kasi yung marigold ko nga po pinakita sa inyo, ay nandoon, kaya lang ay madungis, buha nga po nung inanuhan ng ash pole, kaya hindi ko na ipinasok. Ngayon, kapag ikaw ay kumuha ng mga bulaklak ng marigold, ay kumbaga eh, magsisibol po muli ito, sasanghan at sisibulan na naman ng panibagong buko. Pero kung ikaw ay bibili sa flower shop, ay di syempre, ubos na agad dyan. Wala nang ano, kumbaga mas makakatipid ka. Ganun ako ka-concern sa inyo. Para ako kayo yung makatipid. Kasi ang marigold ay marami pong ginagawang ritual po dyan. Kaya mas makakatipid kayo kung tunay na halaman. Mura lamang po yan. 100 piso ay malago na po siya at napakarami ng bulaklak, marigold. Ngayon, yan po ang kailangan natin. Kailangan din po natin ng rosemary. Kasi ang aroma ng rosemary ay talaga namang yan po nakakaakit. Tungkol po rin ito sa love at saka ganun din po sa pampinansyal, ang rosemary at protection. Yan po yung pinakasangka po niyan. At ganun din po yung kayo po ay kumuha ng maliliit na bato lamang. Bato at hindi po buhangin ha. Bato. Nako, yung pong buhangin para lang po yan sa ano, mga pang throw away. Yung pong tipo na mabago po siya. Ganun. Pero pagdating sa mga pampaswerte, hindi po yan pwede yung mga ano. Kaya hugasan yung mabuti. Baka may mga abog. Wapo nga ng lumipad na mga abong yan. Ngayon, ay kailangan natin ay mga bato. Hugasan nyo po muna mabuti. Ganon din po yung mga nabiling yung mga bulaklak. Hugasan nyo mabuti kasi baka po yan ay may abo. Ngayon, ganito po inyong gagawin. Kumuha po kayo ng papel, kumuha kayo ng ballpen. Isulat nyo lahat ng mga kahilingan ninyo. Kung kayo ang hinanaing po ninyo ay tungkol sa buhay pag-ibig, isulat nyo po dito na kayo po ay gusto nyo na makatagpo ng forever, yung mga kasama nyo ng habang buhay, magkaroon kayo ng isang masayang pamilya, ganon. At pagkatapos, kung wala naman kayong pera, sabihin nyo po dito ay pagkaloban kayo ng labis-labis sa inyong mga pangangailangan. Ganun agad ang kahilingan kasi unang-una, ito po ay walang bayad. Pangalawa, kailangan yung sabihin nyo yung labis-labis sa inyong pangangailangan kasi baka dumating ay panakto lamang. Ay ngayon, baka kayo makaranas pa ng pangungutang kasi sa sobrang concern ko sa inyo, ay binibigyan ko na kayo ng idea na dapat ay gayon ang inyo pong pagdadasal, labis-labis sa pangangailangan upang sa ganon ay makatulong din ako sa aking kapwa. O hindi lang naman pansarili ninyo eh. Baka po may makaisip na labis-labis parang makasarili na yon. Ay hindi. Ang karugtong naman nito ay pagkalooban nyo po ako, ganito po, pagkalooban nyo po ako ng labis-labis sa aking mga pangangailangan upang sa ganon ay makatulong din ako sa aking kapwa. O, makakatulong po kayo, di ba? Siyempre, malay nyo, yung ating kapwa ay hindi alam ang ganitong ritual, ganitong kompletong sangkap, tayo makakatulong naman sa kanya. Ngayon, di ba? Kaya, blessed din po yan kasi makakatulong kayo. Ngayon, ganito na. Pagtapos na po kayo ng kahilingan lahat-lahat doon, ay isulat ninyo ang tunay na pangalan at ipilido at pagkatapos ay lagda. Importante po ang lagda. May ibig sabihin rin po yan. Yung mga lagda, ibig sabihin, diba, parang gumagawa ka ng love letter, gumagawa ka ng mga wishes dyan. Pagkatapos, ay
pangalan, tapos lagda. Yung lagdang ito, ibig sabihin, magkakatotoo to. Kumbaga, pinirmahan mo na. Kumbaga, sa cheque, or kaya sa ano, ay kailangan mo itong bayaran. Magkakatotoo to. Kaya kailangan, importante ay lagda. Kaya laging ganun po aking inaano sa inyo, kailangan lagi may lagda. Kasi importante po yan para maging makatotohanan at walang the please, walang lusot, at talagang siguradong kayo isuswertihin. Pagtapos, tupiin nyo ito. At pagkatapos ay ilagay sa isang clear na lalagyanan, yung pinaka nasa ilalim lagi ay yung mga pangarap natin, mga wishes. At pagkatapos, ilagay itong si marigold, kahit isang bulaklak lang, si marigold ilagay. Ilagay si rosemary, budbud. At pagkatapos, yung bato. Importante yung bato na nagmula sa kalikasan. Napakamapangyarihan po yan. Nilikha ng mahal na Panginoon. Kaya, importante yung bato. Lagay niyo po yan. Ngayon, saan niyo po yan ilalagay? Ilalagay niyo po yan sa mataas na antas na walang kahit sino man na makakita. Pwede rin po yan sa may silangan. Kung pwede po doon, tapos sabihin na lang dekorasyon at walang gagalaw. O kaya pampaswerte, tapos wala na ano bang istorya. Kung kayo ay mayroong pwesto na pwede sa silangan, pwede po yan. Pero kung wala kayong space dyan, pwede po kahit saan lugar, basta sa mataas at walang makakita dito. At isisiplak ang bibig. Kasi lahat ng mga kahilingan, lahat ng mga ginagawa natin mga ritual, yan po ay sikreto lamang at wala dapat makaalam. Para po mabilis tumalab. Okay lamang malaman nila kapag tumalab na lahat. Ngayon, pero kung hindi naman nila malalaman, ay ikaw na lang din ang makakaalam. Or kung gusto nyo po na mag-share sa kakilala nyo dahil gusto nyo na swertihin din siya, sabihin nyo na lang ay manood siya ng Apple Pagyu 7 or Apple Pagyu 1 at marami siyang matututunan doon pang paswerte. Ganyan na lamang. Huwag nyo nang i-share na meron akong ganito, ganyan. Huwag na lang pong ganon. Ayan. Yan po ay talaga namang perfectong sangkap para ikaw ay laging naka-smile. Kasi kapag ikaw ay broken-hearted, nakabusangot ang mukha ng ganyan. At instead na lumapit ay swerte sa pera, ay lalayo pa. Magiging dalawa pa ang problema mo. Pero kapag ito ay ginawa nyo, ay talaga namang kompletong sangkap at niwala ng dahilan para ikaw ay malungkot pa. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga basing. Kailangan positive lamang po tayo. At alam natin sa ating kalooban, damhin natin na ayan na ang swerte. Yun lang po guys, salamat po.